Okay, kamusta mga boss? Araw ng Webes, April 4. Sa mga naghahanap po ng murang relo, may mga bago tayo. Breitling Endurance, meron tayong black, red, orange. Dito muna tayo sa black. Big Pace, nasa 48mm to mga boss. Bagay na bagay sa mga malaki ang katawan sa mga naghahanap ng big pace na relo. Ito, sakto sa inyo itong Breitling. May date siya, itong nasa baba. Ang seconds niya, ito, nasa baba din. Rotating bezel. Napaka-solid din ang strap niyo. Ayan o. Ito naman yung likod niya. Endurance, Breitling. Black ang case niya. Yan, may logo pa oh. Quality ang ginamit na strap, makapal. Maganda ang pagka-rubber niya. Pindutin natin 'to. Gagalaw yung malaking kamay. Ayan, parang automatic yung galaw ng kamay, no? Stop. Balik natin. Ayan. Baka interesado kayo dito mga boss, 3.5 lang to. Breitling Endurance. Ayan, meron tayong black. Meron din tayong red. Ayan, maganda rin tong red, oh. Sa tatlo ang pinaka nagustuhan kong kulay, yung orange. Maganda kasi yung kulay nung dial, oh. May mga parang sayan, no. Ayan mga boss. 3.5 lang to. Sa mga naghahanap ng Rolex, meron pa rin tayong Submariner, isang black, tsaka isang green. Sa mga hindi nakakalam, ito po yung tinatawag nilang super clone. Kasi kopyang-kopya talaga. Kopyang-kopya niya yung original. Itong mga relo ko, ha, replica lang to mga boss, hindi to original. Ang original ko lang itong dalawang Casio na yan. Marami pa rin kasi nagtatanong sa akin kung original daw ba to mga binibenta kong relo. Wala naman sigurong 3,000 Rolex na original, di ba? Kaya replica lang yan, pero quality naman ang ginamit na bracelet dito. Ayan, no? Stainless talaga, pati yung mga glass niya okay na okay. Yung bezel niya maganda, ikot, premium copy mga boss. Itong Submariner natin, 3,000 lang to. Ayan, kopyang kopya, no? Ayan, no? Kita niyo yung loob. Ayan, sa gilid may mga number tsaka Rolex. Ayan, may crown din, no? Rolex, may date. Ayan, maganda to mga boss. Ito naman yung likod niya, quality mabigat, super clone. Wala kasi akong box mga boss, kaya medyo mura yung Rolex ko, no. Hindi na ako kumuha ng box. Dagdag lang yung sa babayaran nyo, eh. Ayan, 3K lang sa Submariner, ha. Ito naman yung green. Solid, diba? Kita nyo yung tunog ng bezel niya pag inikot. Maganda rin. Tapos sa mga naghahanap naman ng Daytona, meron din tayong green tsaka isang black, black gold, black tsaka green gold, no. Ito maganda yung dial niya, metallic. Yan, mga automatic ang Rolex natin, no. Puro automatic.
Ayan, 3K lang rin sa Daytona. Ito yung likod ng Daytona. Ganda rin. Solid din pagkakagawa. Ito naman yung black and gold. Maganda rin to, oh. Ito, marami na ako nabenta nito. Siguro mga 7 na. Ayan, 3K lang Daytona natin. Tapos sa mga naghahanap naman ng Rolex Day-Date, meron tayong dalawa. Isang black dial tsaka gold dial. Mamili na lang kayo dito sa dalawa. Ayan yung date nya, 4. Tapos yung day nasa taas. Ayan, Thursday. Ayan, maganda rin pagkakagawa dito mga boss. Premium copy. Ito naman yung likod nya. Ito naman yung lock. Sa day date natin, 3,300. Tapos sa mga naghahanap naman ng deep sea, meron ulit tayong dalawa. Isang blue tsaka isang black. Ito pinakamabigat sa Rolex ko eh. Kapal kasi ng case niya, oh. Solid na solid. Rotating bezel. Meron din siyang date. Deep sea natin mga boss, 3.5 lang. Ayan. Tapos yung likod niya, ayan, marami nagtatanong sa akin bakit daw kulay itim. Sa original ata mga boss, ganyan din. Yung mga bagong deep sea. Ganyan talaga. Merong kulay itim. Kasi pinapanood ko rin sa YouTube eh. Sa ibang bansa, yung mga original na Rolex, ganito rin. Ayan, 3.5 sa deep sea, ah. Ito yung blue. Blue siya na may pagka-black, yung baba. Kapal salamin yan mga boss, ayan o. Oh. Napakakapal ng salamin na ginamit. Kaya solid na solid ito. Bigat nga o. Oh. Ito naman yung black. Maganda rin, oh. Maganda rin yung black. Pili na lang kayo dyan. Tapos yung pinakamurang Rolex natin, Rolex Milgos. Ayan, TIG 228 lang yan, 2,800. Kaya mura to, wala kasing date eh. Tsaka medyo maliit lang ang sukat nito, ah. Saktuhan lang. Hindi siya sobrang laki, hindi rin sobrang liit. Sakto lang. 2.8 lang tong Milgos natin. Ayan, maganda rin yung dial nito. Ayan, pareho lang ng bracelet sa Submariner. Ayan yung likod nyo. Pakita ko sa inyo. Ito pa yung isa. Ganda rin. Tapos ito yung black. Two-eight lang yung mga boss. Tapos meron tayong isang AP. Audemars Piguet. Nabili na yung green eh. Ito quartz to. 3.5 lang. Ito naman yung strap niya, rubber. Yan, AP, solid din. Mabigat din. Pindutin natin. Yan, gagalaw yung kamay niya, no. At bali ito yung seconds niya. Nasa baba. Three-five lang to. AP natin, 3.5. Medyo malaki rin to mga boss. Ito yung likod nyo.
Audemars Piguet 35. Tapos dito tayo sa Seiko, meron tayong mga bago, ayun oh, pagong. Ito meron tayong blue. Rotating bezel din. Ito naman yung bracelet niya, solid din. Makina niya 4R36 ha. Ito yung likod niya. Ayan, maganda rin, solid na solid. May day date. 4,000 lang to. Itong mga to, tigpo 4K lang yan. Ito naman yung orange oh. Pili na lang kayo sa dalawa. Same lang ng model, magkaiba lang ng kulay. Yan, maganda rin itong orange. 4K lang. Tsaka to. Ito kita yung makina sa likod. 4R36 sa makina. May mga Seiko kasing nakasulat made in Japan eh. Tulad dito, made in Japan. Itong dalawang to, walang nakasulat na made in Japan. Pero maganda rin makina niya mga boss. 4R36. Ayun o. Tsaka to. Ito medyo malaki rin. Natakpan yung day date eh. Rotating bezel din to ah. Yan, pare-pareho lang sila ng bracelet, no? Double lock. May Seiko siya. Mabigat din. Ito, kita rin makina. Ayan. $4,000 lang. Tapos, meron pa rin tayong dalawang paddy. Yung Seiko Tuna, no? Ito. Rotating bezel din to. Ayan. Ito yung crown niya. May gasket to. Ayan, nakita nyo. Sa ilalim ng crown, yung kulay itim. Nakabukas kasi ito eh. Hindi ko pa nilalock. Pagka nilock nyo yan, may ipit yung gasket para hindi pumasok yung tubig dyan sa crown. Lagi ko kasing iniikot to para hindi huminto. Ito mga boss oh. Tuwing umaga, iniikot ko siya. Kasi pagka hindi ko iniikot, titigil to eh kasi hindi ko naman sinusuot eh. Yan. Tuwing umaga, iniikot ko yan. Mga 20 ikot. Abot na siya hanggang kinabukasan. Yan. Maganda rin to. Solid din ang rubber niya. Quality. Yan. Baka interesado kayo dito, 5K lang to. 5,000. Ito naman yung gold. Itong gold, mas mataas ng 100 to eh. Kaya lang, pinareho ko na lang, 5K. Ito yung likod nyo. Ayan, napakaganda. Solid na solid ang pagka-gold. Ayan o. 4R36 ang makina. Tapos, itong green, meron pa rin tayo. 3.5 lang to. Date lang meron siya. Ayan. 3.5 lang sa green Seiko natin. Ito may nakalagay na made in Japan. No? 4R35 ang makina. Quality rin ang strap. 3.5. Tapos, sa Tag Heuer, dalawa na lang Tag Heuer natin. Isang muna ako. Tsaka ito, bago tong F1 natin eh. Kaya lang itong F1 na red, wala siyang date. Under seconds siya ito. Ito yung seconds niya. Rotating bezel din. 1.5 lang to mga boss. 1,500.
F1 under seconds. Ito yung likod niya. Solid din. Tapos sa Monaco, sa mga naghahanap ng Monaco, ito 3.5 lang to. Ito yung date niya. Tapos pindutin natin, gagalaw yung malaking kamay. Ayan, makapal siya. Kaya medyo mabigat. Maganda rin yung bracelet. Ito yung likod niya. Maganda rin. Premium copy. Monaco, 3.5 lang to. Tapos yung Casio natin, no? Meron pa rin tayo itong digital illuminator. 2.5 lang to, mga boss. 2,500. Ito original to, nabili ko to sa Stellax. Maliit lang naman tubo ko dito. Ayan, 2.5 lang. Meron siyang box na kasama, no? Ayan. Tapos itong stainless 3,000. Ayan, baka kursunada nyo, no? 3,000 lang to. Ano pa ba? Ito, fossil. Ito, 2.5 lang. Ganda kulay ng dial niya. Green. Rotating bezel din. Bracelet gold. Ayan. Quartz to, quartz. 2.5 lang. Tsaka itong isa. Black and gold. Mas malaki ito. Mas malaki itong black. May date din siya. Fossil. 2.5 lang. Bigat to. Tapos yung rado natin, 2.7 lang to. Ayan. Dial niya golden. Ito yung date. Seconds niya nasa baba. Ayan, gagana naman yung kamay pagka pinindot niyo itong nasa taas. Ayan, gumagalaw na yung malaking kamay. Ayan, mga boss. Rado. Mabigat din. 2.7 lang. Nabutas na yung gloves ko, ah. Tapos sa mga naghahanap ng Technomarine, nandito pa rin yung Technomarine natin na may box. Ayan. Ito lang ang may box sa Technomarine ko, kaya medyo mataas ang presyo. Pero ito rin yung pinakamaganda, eh. Iba kasi siya, eh. Ayan, oh, ang ganda ng kulay nyo. Metallic blue. Ito yung seconds. Date din. Strap niya rubber, ah. Hindi ko naaalisin. Yan, pinindot ko. Gumalaw yung malaking kamay. 5.5 to. 5,500. Ayun yung box niya. Napakaganda, oh. Kasama to. Technomarine. 5,500. Tapos, ito naman yung tig 3.5 lang natin. Ayan. Gold dial. Rotating bezel din. May date din siya. Ayan. Ito yung strap niya. Strap ng Technomarine, napakakapal din. Ito yung likod nyo. Tig 3.5 lang yan. Pati itong black. Pindutin natin. Gagalaw itong logo niya, no? Ayan, gumagalaw na, diba?
update, meron din, ayan, natatakpan nung kamay eh. Ganun din naman yung strap niya, rubber. Ito naman yung likod niya. Japan, no? Japan ang makina niya. Ayan, 3.5 lang mga boss. Technomarine. Sa ngayon, yan lang muna mga relo ko. Hindi muna kumuha, no? Paubusin ko muna to bago ko kumuha ulit ng mga bagong relo. Ayan mga boss, pag may napili kayo, no? Kung may nakurso na daan kayo, paki-screenshot na lang. Paki-screenshot na lang mga boss. Tsaka nyo isend sa Facebook page ko. Ito yung Facebook page ko. Peter Paul Cagente. Diyan po kayo mag-PPM, ha? Okay, maraming salamat mga boss.